Hi, boss. Hi guys, so welcome again to channel ko. My name is Boss Jake TV. I'm regularly sharing online freelancing tips or how to become a virtual assistant. So kung bago ka pa sa YouTube channel ko, please subscribe ka and click mo yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos ko. Okay, sa video natin na to, may isang student nagtatanong kung paano daw mag-add ng kanyang Facebook page sa kanyang ad account. Kasi common na problem to ng mga ibang advertisers or ibang freelancers or ibang mga tao na who wants to run ad doon sa kanilang Facebook ads or kanilang Facebook page. So ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung paano ba natin gagamitin to na technique or strategy. So the first thing that you need to do is you need to go sa yung ad account, okay? So this is my ad account now. Pupunta tayo dito ngayon guys. So ito na yun guys. Ito na yung ad account ko. Actually, naka-blur lang yung aking ad details dito kasi ad account details kasi hindi ko siya pwedeng i-share sa public yung ad account ko. Baka ma-hack or whatever. So yung date din, bukas din siya. And dito yung brand na nirun namin. This is our family business na brand. Kaya lang, naset ko siya for tomorrow na date para hindi siya makita yung mga details. Okay. In order for us na ma-add natin yung Facebook page natin sa ating ad account, all we need to do is we need to go here sa ating business settings. Okay? Go here sa business settings mo. Boom! Click natin yung business settings natin. And make sure na yung Facebook page na i-add mo is pag-aari mo talaga to. Kasi pag hindi mo siya owned, medyo mahihirapan ka pag i-add mo tong Facebook page nito. So this is the business settings that we have right now sa ating screen. Obviously, i-blur ko lang yung mga details dito kasi yun nga, for privacy reasons then. And I don't want to share my information then sa public, alright? Next is we are going to go here sa ating pages, right? Click mo yung pages. And then makita mo dito lahat ng mga pages na existing pages mo. Now, all you need to do again, number one, is you need to have your own Facebook page para ma-run mo siya doon sa yung ad account. Alright? In order for us to do that, is we actually have three things na pwede natin gawin to add our page. Pupunta tayo dito ngayon sa ad. Again, from page, then add, and dito tayo sa ad. Sa ad, okay? Dito may nakalagay na add a page. Request access to a page or create a new page. So, in this case, ang ituturo ko sa inyo guys is i-add natin yung sariling Facebook page natin. Kasi when we talk about request access to a page, meaning hindi mo to siya pag-aari, pero posible magagamit mo to pag may client ka. Example, yung client mo is hindi rin sila marunong mag-add ng page dun sa kanilang business account or sa kanilang ad account, pwede mo tong gawin. I-request access mo lang tong Facebook page nila and eventually yung Facebook page na gusto mong makaraan ng ads is pwede na yun siya. But right now, we are going to add a page, yung personal page natin, okay? Click natin yung add a page and then may sinabi dito guys na Facebook page name or URL. So, ngayon, kung alam mo yung Facebook page mo, madali lang siya guys. I-add mo na ito yung Facebook page mo at the same time, if alam mo yung URL or yung link ng Facebook page mo, you can paste it here as well. So in this case, since alam ko na naman yung Facebook page na gagamitin ko, ito yung Facebook page na gagamitin natin guys. Pogi problems, okay? Ito yung brand na gusto kong i-run, gusto kong gawin. Hindi pa siya active. In fact, wala pa siyang enough likes, followers, or whatsoever. So this is a brand new Facebook page na i-add ko ngayon. So i-click lang natin yan guys. Boom! And then, medyo mag-load siya ng konti and then i-click natin yung add a page. Let's wait for it to load and there you have it. Add Pogi Problems page. Since you're already a page admin on this page, your request was approved automatically. Again guys, pag admin ka na or ikaw yung nag-create ng Facebook page na yan, mas madali lang siyang gamitin. Alright? Shout out pala sa student ko, si Ian Ruiz, for asking me this question. Kung hindi nyo pa alam and follower na kayo ng Home Boss Jake TV, I'm actually the founder and coach of Home Based Connect. Ito yung aking website. Basically, I teach people how to become a virtual assistant or how to become an online freelancer. And sa course na to, sa website na to, meron akong isang course na ginawa about how to become a virtual assistant. And ito yung course niya, di ba? And meron mga reviews. And sa inclusion ng course natin guys is, ituturo ko na yung kung paano ba tayo maging isang social media manager.
ituro ko rin kung paano ba tayo maging isang Facebook Ads freelancer for beginners and advanced. And of course, yung bago ko po ngayon is ituturo ko rin kung paano ba tayo maging isang WordPress freelancer, beginner and advanced. Total hours of siguro nasa mga 8 to 10 hours a total. This is a pre-recorded videos, 100% Tagalog, meaning if you're going to join sa course natin, you will learn these following courses, yung virtual assistant, social media manager, Facebook ads, and WordPress, and upcoming pa yung Shopify na course natin. And all in all, the total price for this is only 199 pesos. Napakamura lang po. A lifetime access, one-time payment. Yun, lifetime access. And we can answer also your questions via live or whatsoever. So, if you want to become one of the students of our growing community, you can basically go to our to my page or to my website. It's homebasedconnect.com and you will see yung course na mention ko ito. Anyway, back to this video na ituturo natin, guys. Alright, ganun lang po kadali na mag-add ka ng Facebook page doon sa existing ad account mo. So, click natin yung close. And once you run an ad again doon sa kanyang sa ad account mo, you will see yung Facebook page mo. Kasi naka-add na yun siya. And you need to just restart your ad account. Paano ba tayo mag-restart ng ad account? Go back to your ad account. How are we going to restart your ad account? Napakadali lang po. If you're here sa ad account ninyo, ipa-load lang natin. And then, nakita nyo itong top right. Dito, yung parang may 3 dots, click lang natin yan and click natin yung restart or reset ads manager. So, ano ba yung reset ads manager? Wala lang. Reset mo na yung ads manager. The reason why you need to restart is para mas madali siya makukuha yung Facebook page na in-add mo lang yung bago lang. Alright? So, I think we're finished. Thank you again. Shout out to you, Boss Ian Ruiz for this question. And again, if you're new to this channel, I'm regularly sharing online freelancing tips on how to become a virtual assistant or how to become an online freelancer. I'm teaching social media management, WordPress freelancing, Facebook ads freelancing, and yung upcoming course natin is Shopify freelancing. So, guys, thank you for watching this video and see you sa mga next videos natin. God bless everybody!